Ayan, so ngayon po, tayo po ay first shot na dito po kay Tatay Delphine Garcia, Mingo Farm. Ayan, yan po yung ating dalawang sprayman, Sir Harry Hayag. Ayan, nandito po kami ngayon, first shot dito po sa manggahan po ni Sir Delphine Garcia po. Ito sir, yung binisita natin area. Ito po yun. Ayan po, kita nyo po yung kalsada. Ayan, dito po tayo pumarking nun. At po yung kalsada papunta doon sa kabila. So, ayan. So, ngayon sir, ay labas na po ang bulaklak. At meron din pong dahon na lumabas. Pero ang kalahok po ay bulaklak. Katulad po nung sinabi ko sa inyo, yung mga puno po na hindi handang mamunga ay nagpalit ng bulaklak. At yun naman pong mga puno na handang mamunga ay namulaklak po sa ngayon. No, ayan po. Ayan. Kung titingnan nyo po siya ay dahon ha. Kung titingnan nyo po yan ay dahon. Pero yan po ay may lahok po na bulaklak. May lahok po na bulaklak yan. Ipo-focus po natin. Oh. Ayan po. Ayan, bulaklak po yan. Ayan. Bulaklak po yan. Pero kung titingnan po ninyo, akala nyo po yan ay dahon. Ano? Ayan po, may bulaklak po yan sa ilalim. Ayan, oh. Sa mga hindi po nakakaalam, sa unang tingin po, kung hindi po kayo marunong tumingin po ng bulaklak ng mangga, akala nyo po ayan ay puro dahon. Although meron po siyang tumalbos talaga, dahil ang nature naman po ng bulaklak ay kung hindi niya kayang mamunga, ayan po ay magpapalit ng dahon. Pero kahit po naman siya ay nagtalbos, ay kailangan pa rin po natin siya pangalagaan laban po sa mga insekto, katulad po ng hoppers, para po sa sunod po ay maging malusog ang ipoproduce natin ng mga bulaklak. Ayan, ayan po, nag-i-spray po sira. Sila, ayan ha. Ayan. Ay Sir Harry Hayag, card bank pinamalayan. Ayan sir, isi-share ko po sa inyo, ipo-focus ko po sa inyo nang mas maganda iri pong mga puno na malayo tayo sa ini-spray dahil na kakalanghap po tayo ng lason. Okay? Pakita ko sir sa iyo ha. Ayan. Ayan sir, ganyan na po sir, kahaba siya ngayon yung malulusog na bulaklak. Ayan, at kung nakikita niyo po, yan yung pong parang nangingitim na yan ang dahilan kung bakit po tayo ay nag-spray ngayon. Ayan sir, oh. Ayan. Ayan po. So tayo po ay nasa first shot ngayon. Ayan. At talagang kailangan na po natin mag-spray. Ayan. Kasi ayan nga po. Ayan. May atake na po ng hoppers na medyo nangingitim na po ang atin pong mga bulaklak. Ayan. So ayan sir, ha. Ganyan na po kahaba yung atin pong mangga. Ang bulaklak. Ganyan sir, oh. Ayan. 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 Yan yung mga bagong lumalabas lang nung nagpunta tayo. Ayan, ganito pong mangyayari sir kapag ating napabayaan. No? Yan, ganyan po, nabubulok po ang bulaklak at wala na po tayong ma-harvest nito. Yan po ay dahil po sa insekto na may kasama pong fungus na dahil po sa anthracnose. Ayan po, makikita nyo po. Ayan, ayan. Ayan. Ganito po nangyari kapag po napapabayaan yan. Ganyan. Pero ito pong malulusog na bulaklak na ito. Ayan, yan po ang ating kailangan pong mapangalagaan. Yan po, yan. Okay, Sir Harry Hayag at sa iyo pong darling, eh madam, sinishare ko po sa inyo ha, yung kasalukuyan pong status ng atin pong pinabulaklak na mangga dito po sa Barangay Malamig, kaya Delphine Garcia Mango Farm. Ayan. So, hey sir, kay ma'am, isa pong mapagpalang araw sa inyo at hindi po kami nakapag-spray noong nakaraang mga araw kasi po umuulan at ngayon lang po kami nakasingit ng pagkakataon at ito nga po. Nandito kami ngayon at meron po akong dalawang tao ngayon na nag-spray ang atin pong sprayman at meron po tayong isang helper doon sa baba, nagbabantay po ng makina at saka nag-iigip po ng tubig. Ano? Bali tatlo po sila po, bali tatlo po sila ngayon. Ayan, ayun po ang ating bulaklak. Ganito po ang mangyayari kapag atin po yung napabayaan. Ganyan madam mo yan. Pero after po nating may spray, makaka-recover po yan dahil po sa ating mga ginamit po na kombinasyon po ng mga lason. Ayan po, yan. Yan. Ang ginamit po natin dito ay ang atin pong foliar, ang crop saver, ang fungicide po, ang taramil, at ang atin pong systemic na insecticide, ang top load, at gumamit po tayo ng 40 to 50 ml po ng mixing ng Solomon SL. Ayan. So, ito po yung ibabahagi ko rin po doon sa ilan po na ang nais po ay marehab ang kanila pong mga manggahan para po makita nila. Ito pong area na ito ni Tatay Delphine Garcia ay medyo matagal din pong panahon na napabayaan. Ano? At anong nakita po nila na maganda po pala ito pag nalilinis ay
Ito ay pinapalinisan na rin at ang nakikita ko po dito ay si Sir Rolando Copiado at mukhang meron po silang magandang plano dito at i-develop ito bilang isang local tourist destination dito po sa amin pong lugar. So ayan, tingnan nyo po ha. Yan, tingnan nyo po. Ganyan po kaganda, mulaklak ganyan. Yan, na kung titingnan po ninyo sa malayo, siya po ay puro dahon. Ano? Kung kayo po ay marunong tumingin ng bulaklak ng mangga, sa unang tingin po, yan po ay dahon. Yan. Pero habang siya po ay lumalaki, diyan niyo po makikita na ito po pala ay bulaklak. Ayan. At ipapakita ko rin po sa inyo, yan. Natahin po yan ha. At ipapakita ko rin po sa inyo na iba po ang hitsura kapag po ang lumalabas ay talaga pong bulaklak. Kasi katulad po ng sinabi ko sa inyo, katulad po nitong puno na ito, yan. Yan. Ang puno po niya ay nakatumba, yan. At kakaunti lamang po ang nakatukod sa lupa na ugat. Kaya kung mapapansin niyo po, ang lumabas po sa kanya ay dahon. Bakit kanyo ho? Katulad po ng isang hayop, kapag yan po hindi malusog, yan po ay hindi mangangandi para po siya ay magpababa para mabuntis at magkaroon ng anak. Ganon din po ang puno. Ayan, tingnan niyo po ha. Lahat po nang nakatumba dito na nakatumba po na umangat po ang ugat ay ang lumabas po ay dahon. Katulad po nitong puno na ito. Yan, tingnan niyo po ito. Yan o, nakatumba po siya at ang kanya pong ugat po, ayan, ay nakaangat. Yan. At kaya nirekomenda ko po na ito ay siya po ay malagyan ng lupa sa puno. Pero bagamat ganun po, meron din po yung kalahok na bulaklak. Ayan, oh, yan po ang sinasabi ko sa inyo. Ano, na sa unang tingin po, siya po ay dahon. Pero kung marunong po kayong tumingin, papakita ko po sa inyo ha. Yung pong dahon na may nakasingit na bulaklak ay ipapakita ko po sa inyo. Ganito po yun. Ayan. Kapag po kayo ay tumingin ng bulaklak, titingnan nyo po yung puno. Ganyan po ho, yung puno. Ayan, titingnan nyo po ha. Ang gilid po niyan ay meron pong maliliit. Yan po yung parang binlid na yan. Yan, yan po ay unti-unting hahaba at madidevelop po bilang bulaklak at magkakaroon po ng mga butil sa paglipas ng panahon. Katulad po nito, yan. Akala nyo po yung dahon niyan. Ang ilalim po niyan ay meron pong nakasingit na mga bulaklak. Ayan po, kita po ninyo ha. At ang ganito pong uri po ng mga bulaklak na sumisingit sa dahon, yan po ay maituturing ko po nga survival flower, sapagkat kapag po umulan ay hindi po siya direktang nababasa ng ulan. Ayan, ayan po, tinan nyo po. Ayan, ayan o. Pero kung titingnan nyo po siya sa malayo, ayan, puro po dahon siya. Ano, kapag tinignan nyo po sa malayo, siya po ay puro dahon. Ayan. Pero tingnan nyo po sa malapitan ha. Ayan, ilalapit ko po sa inyo yan. Ayan, nakasingit po ang mga bulaklak niyan dyan na hindi po nakikita ng ilan. Ayan po, ipapakita ko po sa inyo ha. Ayan po, yan. Yan, yan, yan. Kaya, kung kayo po ay hindi marunong tumingin po ng dahon at bulaklak ng mangga, ay talaga pong iisipin nyo po, ito po ay puro dahon. Pero kung marunong po kayong tumingin at mag-analyze ng klase po ng bulaklak at dahon, ay di malalaman nyo po kung ano. Ito naman po yung ordinaryong dahon na sinasabi ko sa inyo na wala naman pong nakasingit na bulaklak. Yan, ganito po siya. Yan o, tingnan nyo po yan. Kapag siya po inangat ninyo, wala kayong makikita nakasingit na mga bulaklak. Ito po ang literal na purong dahon, yung ganyan. Yan, bakit kanyo? Ito po ay lumabas ang mga bagong dahon dahil ang purpose po natin dito, kaya natin siya inisprayan, ay para po siya ay makapag-release ng panibagong dahon dahil ito po ay tumumba rin, tinumba din po ito ng bagyo. Yan. Ngayon po na siya po ay nag-release naman ng magandang dahon, i-sprayan din po natin siya ngayon ng foliar kasamang insecticide at fungicide para sa next season po siya po ay malusog at mag-release po ng magandang bulaklak at magkaroon ng maganda pong bunga. Ayan. So mga ka-farm, siguro po ay nagtataka kayo ano, bakit pati yung dahon ng mangga ay dinidiscuss ko sa inyo. Importante po ano, importante po na malaman ninyo na kapag po hindi malusog ang dahon ng ating mga mangga, yan po ay hindi rin mamumulaklak. Ano? Tandaan po natin ha. Ang basehan po sa malusog na mangga ay kapag po malusog ang kanyang mga dahon. Ayan. Although katulad po nitong puno na ito, ayan. Ito po ay hindi man masyadong malusog ang puno. Pero nahuli po natin siya sa time na siya po ay malapit na pong maglabas ng bulaklak, kaya inisprayan po natin siya ng flower induction. Ito po yung sinasabi ko na bagamat hindi po malusog ang puno ay nagre-release ng bulaklak,
Ngunit hindi po kagandahan. Kanyan po yan. Yan, tira nyo po ito ha. Yan. Nagre-release po siya ng bulaklak bagamat hindi po kagandahan. Yan, ganyan po. Ganyan po ang itsura ha. Kapag po hindi malusog ang puno, ayan. Nagre-release man po ito ng bulaklak, ngunit hindi po kagandahan. Ano? Bakit kanyo? Tingnan niyo po ang dahon nito, napakapangit po ng dahon 'yan. Ano, ang sama po ng dahon 'yan. Napakapangit po ng dahon. Pero nang dahil po sa ating itong Mango Protocol, na puwersa po natin siya na mag-release ng bulaklak bagamat hindi po masyadong maganda ang bulaklak, na ito po ang gagamitan natin ng ating systematical practice, at sa pamamagitan po ng ating sariling Mango Protocol, ipapakita ko po at patutunayan ko sa inyo na kahit po payat ang mga mangga ay pwede pa rin pong mamunga at mapakinabangan ng ating mga kababayan na may mga tanim na puno ng mangga. Sa paanong paraan po? Sa pamamagitan po ng mga tamang sistema, tamang uri ng pag-aalaga, at lalo't higit po yung tamang aplikasyon ng mga gamot at maayos na pagkilala sa mga uri ng insektong dumadapo at tumisira sa ating mga bulaklak, sa ating mga butil at mga bunga ng ating pong mga puno ng mangga. Okay? So mga kaparm, ito po napakaganda po. Isa po ito sa itinuturing ko po na model farm area. Ano? Kasi ito po ay dalawang beses na po namin in-sprayan ni Tatay Delvin Garcia. At talaga pong kami dalawang sunod din po ditong nalugi. Although namumunga siya, kaya lang po sinasabi ko po sa kanya na kapag po hindi natin mapapalinisan ito ng maayos, ay hindi po lalabas ang magagandang klaseng ang butil, sapagkat bago pa lang po ito nagde-develop ay dinudumog na po ito ng insekto at kinakain po ng mga kulisap na malapit dito. Ayan, tingnan nyo po ha. Ang katabi po ng kanyang lupa ay gubat. Ayan, ayan po ha, gubatan yan. Gubatan po ito, gubatan ang katabi po niyan. Pero ito po ay pinalinis nila. At nakikita ko madalas dito si Sir Copiado. Ayan, shoutout po kay Sir Rolando Copiado. Ayan po, tingnan nyo po. Ayan, ito po ay nilagyan nila na maayos sa bakod. Ayan, at ang paikot po ni talaga nito ay medyo magubat na. Kaya ang ginamit po natin ditong protocol ay medyo umangat po tayo doon sa ating tinatawag po na rank number 1 and 2. Although tayo po ay nandun pa lang sa gitna, hindi pa po yung pinakasagad natin na talaga pong kapag po kinakailangan-kailangan. Tinuro ko po sa inyo yung isang uri po ng timpla ng gamot sapagkat ito po ay kailangan ninyong malaman na kapag tayo po ay mag-i-spray ng first shot sa mga area po na mga magubat, area po na pinamumugaran po ng insekto, lalo na po ng mga adult hoppers at other hoppers family, ay kailangan po igagamit tayo ng mixing ng Solomon SL. Sa paano pong paraan? Ito po ay naka-upload at i-upload po natin muli sa ating pong YouTube channel. Kaya kung gusto nyo pong malaman ang akin pong protocol na ginagawa sa panahon po ng ating pong area ay napapagitnaan po ng isang masukal at magubat na lugar, isubscribe nyo po ang aking YouTube channel, ang Kaparm TV, at makikita nyo po yung tamang uri ng aking pagtitimpla ng lason kapag po panahon ng first shot kung magubat po yung area ng inyo pong mga manggahan. So mga Kaparm, ayan po, tuloy-tuloy po tayo sa pag-spray. Ayan, at kay Sir Mark Hari Hayag, ito sir yung inyo pong ipinipinance na manggahan. So nandito pa lang po tayo sa isang parcela, ano, at mamaya po after lunch tayo po ililipat doon sa kabila. Ayan, so nandito po yung ating dalawang tao at ipapakita ko po sa inyo ang detalye. Ayan, ayan po, ayan po si Ayan po si Kuya. Kuya, kamay muna. Kamay muna. Ayan. Ayan po isang sprayman natin. Si Kuya Joey Ray. Ayan. Si Kuya Kinid. Kuya Kinid, hi muna kay Bossing. Hi muna kay Bossing. Hi muna, tanggalin face mask para makilala. Hi. Hi muna. Hello boss. Hello boss. Ayan. Ayan. Sila pong dalawa ang ating sprayman ngayon. So, dadalhin ko po naman kayo doon sa ating pong area. Ayan. Tingnan nyo po yung ating hose ha. Yan, medyo malayo-layo po yung ating area. Tingnan nyo po yan kung gaano po kaganda yung lugar. Ito po yung sinasabi ko na kung matututukan lang po ng may-ari ng lupa ang kanya pong area,
katulad po ng ginagawa ng may-ari nito, ay talaga pong mas mapakikinabangan at may inganyo po sila na pangalagaan ng kanila pong mga area. So ayan, ito po, tingnan nyo po ito ha. Ayan, nakala nyo po yung puro dahon yan. Hindi po, may bulaklak po yan sa ilalim, tingnan nyo po. Oh, ayan po, yan. Ayan. Bulaklak po ang ilalim yan. Oh, tingnan nyo po ha. Ayan. Oh. Ang akala po nila, kapag tinignan po nila yan, yan po ay basta isang uri po ng dahon. Hindi po, ang ilalim po niyan ay meron pong bulaklak. Ayan. Ayan po, tingnan nyo po ha. Ayan, ayan. Ayan po, ayan. Oh. Ayan. Oh, ayan. Sa mga ka-farm, hanggang dito na lang po muna. Tayo ipapakita po natin yung atin pong isang area, isang lugar kung saan po tayo kumukuha ng tubig at kung saan po tayo nagtitimpla ng gamot. Ano? At meron po tayong isang tao dito na nagbabantay at nagmo-monitor ng atin pong gamit. Ano? Kaya baka masalisihan po tayo. Ayan. Ayan po, ayan. Ayan po. Ayan po yung ating makina. Ayan. Nandito po ang ating drum. At dyan po tayo kumukuha ng tubig sa sapa. Ayan po, ayan. Ayan, ayan. Ayan. At ito po ang ating po mga ginamit po na lason, ha. Pakita po sa inyo. Ang kailangan po natin ay 1 litro ng Crab Saver. Ayan. 2 pack po ng top load sa 1 drum ng tubig. Ayan. Kailangan po natin ang Solomon SL. Ang timpla po ay 40 to 50 ml. Ayan. At kailangan po natin ng Taramil. Ano? Ang Taramil naman po ay kailangan po natin ng gumamit ng 2 pack sa kada 200 ml po ng tubig. So ito po, lalagyan ng top load. O yan, para mamaniwala kayo. Ang isang box po nito ay 5 po ang laman. Okay? So mga farm, makikita nyo po siguro ano, bakit medyo bumubula po ang tubig. Yan. Yan po ang sekreto ng amin pong ginagamit na lason protocol. Ano po? Meron po siyang kakaibang epekto at napakagaling na proteksyon panlaban po sa pagninipsip ng anumang uri ng insekto. At ganun din po, meron po siyang napakagaling na epekto upang maging malusog po ang ating mga dahon at magkaroon din po tayo ng malulusog na butil sa panahon po na ito ay magbubunga. So mga ka-farm, hanggang dito na lang po muna uli at sana po ay nakapagbahagi ako sa inyo ng isa pong napakagandang uri ng pagtitimpla sangayon po sa aking Mango Protocol. At ito po ay tinuturo po sa inyo ng libre. Subalit, kung kayo po ay mayroong mga area na nais pabungahin at kailangan po ninyo ang aking gabay, tawagan nyo lamang po ako at i-message ako sa akin pong Facebook account. At panoorin nyo pong palagi ang ating pong YouTube channel, ang Kaparm TV. At doon po kayo matututo upang makita nyo po ang tunay na klase ng pagtitimpla ng lason para po sa ating matagumpay na pagmamangga. Muli po, happy farming and stay healthy. Mabuhay po tayong lahat. Piliin po natin maging mabuting tao sa kabila po ng hirap na pinagdadaanan ng buong mundo. Muli po, happy farming and stay healthy. Bye-bye po sa ating lahat.